Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang banat ni Kit Thurman laban kay Terrence Crawford. Nagbigay ng babala si Crawford, wag daw banggitin ang pangalan niya kung hindi pa handa lumaban si Kit Thurman. May banat naman pabalik si Kit Thurman, sabihin daw sa amo ni Crawford na magpadala ng kontrata kung talagang may bayag. Pipirmahan daw ni Thurman ang kontrata, ipapakita niya ito ng live sa kanyang Instagram. Wag daw putak ng putak si Crawford dahil hindi niya kilala si Thurman. Baka daw nakalimutan ni Crawford kung anong klaseng pagbumuka meron si Thurman. Wala daw alam si Crawford sa pinagsasabi niya. Kahit natalo daw si Thurman kay Pacman, hindi daw ibig sabihin na kaya din ni Crawford manalo. Lumalaban daw ng sabayan si Pacman, kaya din daw ba ni Crawford lumaban ng sabayan? Wag daw siyang simulan kung hindi niya kayang magbigay ng kontrata. Wala daw sinasanto si Thurman at walang pinipiling kalaban. They don't know me. Crawford called me out like that, saying that about me. You don't know me, man. You don't let it go. If you can beat me, beat me. Pac beat me. Can you beat me? Can you go toe to toe? Can you go blow for blow? I don't know. Send the contract. Come on, man. Wag daw umasta si Crawford na mukhang tumatakbo si Thurman sa kanya. Wala pa daw napatunayan si Crawford sa 147 pounds. Hindi pa daw natikman ni Crawford ang kamay ni Sean Porter, Danny Garcia at si Pacman. Kung bibilangin daw ni Thurman ang kinalaban niya na hindi pa nakaharap ni Crawford, kukulangin ang bilang ng daliri niya kahit isama pa ang daliri sa paa. Ibig po sabihin marami ng karanasan si Thurman sa 147 pounds. Kaya wag daw magmagaling si Terrence Crawford. Kung gusto niya ng laban, sabihin niya sa kanyang amo na magpadala ng kontrata. Pwede daw sila maglaban sa buwan ng December. Handa na daw ulit lumaban si Thurman kahit sa December o kaya January. Nasa 80% na daw ang kanyang kondisyon. Magiging 100% na ito kapag nag-training ng matindi. Kaya pa daw ni Thurman maging world champion ulit sa 147. Kahit sino sa mga world champion gusto niyang labanan. Tinanong si Thurman kung sino mas uunahin, si Crawford o kaya si Errol Spence. Kung sa ngayon, kung papayag si Crawford, ito ang gusto niyang sapakin. Hindi daw pwede si Errol Spence dahil may nakatakdang laban ito sa November. Kung sakaling mananalo daw si Spence, pwede niya itong labanan. Tinanong si Thurman kung sino sa tingin niya ang mananalo, Spence versus Danny Garcia. Malaki daw ang tsansa ni Garcia manalo, 40% ang tsansa, ibig po sabihin mas lamang pa rin si Errol Spence. Pero nagkaroon daw ng aksidente si Errol Spence at ito ang kanyang unang laban. Baka magbabago daw ang galawan. Mabagal daw talaga si Danny Garcia. Hindi rin nagbibigay ng pressure. Pero kung tumama naman ang suntok, siguradong tanggal ang espiritu sa katawan. Malakas daw talaga ang suntok ni Danny Garcia. Kahit tumatama sa kamay, tumatalab ang sakit. Kung tumama daw ito ng solid sa panga, siguradong makakita ng between. Malaki daw ang tsansa na may matutumba sa laban. Parehas ang dalawang fighter na wala pang natumba, kaya magandang laban ito, parehas na kayang manalo. Pagdating naman sa number 1 fighter sa welterweight, si Errol Spence daw ang number 1 dahil hawak niya ang dalawang titulo. Ano ang masasabi nyo dito sa laban ng Crawford versus Thurman mga tol? Magandang laban ito kung sakaling matutuloy.